Kaarawan ni Lolo Federico, ngunit bakit kaya wala ni isa sa kanyang mga anak ang dumalo sa kanyang selebrasyon? Alamin ang kasagutan ng bagong kwentong hatid namin para sa inyo. Eh paano naman kasi hindi yan iiwan ng mga anak niya? Eh sobrang babaero niya nung kabataan niya. Sabi ng isang ginang. Kaya nga eh, Diyos ko, ilan na kaya yung mga naging babae niya? Sabi naman ng isa pa. Eh hindi ko maalala, kumare. Tinalo na yata niya si Dr. Roserizal eh. Alam mo, kaya nga eh, kung gaano karami ang anak niya sa sangkaterbang babae eh, wala naman nag-aalaga sa kanya ngayon. Eh paano? Masama kasing ugali niyan at mapagpabaya pa. Hindi siya naging mabuting ama sa mga anak niya. Kaya yun, iniwan. Hindi po masama ang ugali ni Lolo. Sigaw ni Junior. 8 taong gulang ang apo ng matandang pinag-uusapan ng dalawang babae. Ay naku, kumare, nandiyan pala ang apo ng matandang yun. Sabi naman ng isa. Oo na bata, hindi na masama ang ugali niya. Sabi ko nga eh. Sabi ng isa at umalis na ang mga ito. Matalim namang tiningnan ni Junior ang dalawa habang naglalakad palayo. Hindi niya gusto na pinagsasalitaan ng masama ang kanyang pinakamamahal na lolo. Hinahanap naman ni Junior ang kanyang kuyang si Eddie, na 11 taong gulang, upang magsumbong dito. Kuya, pinagsasalitaan na naman nila ng hindi maganda si lolo. Hayaan mo na sila, Junior. Palagi naman ganyan yung mga yan eh. Sabi naman ni Eddie. Kahit na, siyempre, masakit pa rin kapag napapagsalita nila ng masama si Lolo. Wala namang ginagawang masama si Lolo sa kanila, di ba? Sabi ni Junior. Yun na nga eh. Ano pa bang magagawa natin, Junior? Alangan namang paluin natin sila. Sabi ni Eddie. Napabusabos na lang na mukha si Junior. Maya-maya ay naalala niya ang kaarawan ng Lolo. Nga pala kuya, malapit na palang kaarawan ni Lolo. Pero baka hindi na rin niya maalala kasi ulyanin na siya. Sabi ni Junior. Kaya nga Junior, noong nakaraang taon, palagi siyang nasasabik sa kanyang kaarawan. Pero napansin ko ngayong taon, parang hindi na niya pinag-uusapan ang kanyang kaarawan. Eh dati-dati naman, isang buwan bago ang kaarawan niya, wala siyang ibang binabanggit kung hindi ang tungkol doon. Lumala na kasi ang sakit ni Lolo. Ano nga ulit ang tawag doon, kuya? Alzheimer's. Parang ganun, hindi ko na maalala. Basta kapag tinagalog mo, nag-uulyanin. Sabi naman ni Eddie. Noong nakaraang taon, kuya, nagkagulo na lang dito sa bahay dahil pinag-uusapan nila yung tungkol sa mana. Nagulat talaga ako, natatakot. Komento naman ni Junior. Ang kanilang lolo na si Lolo Federico ay may 10 anak mula sa 5 babae. Babaero kasi ito noong kabataan niya. Guwapo ito noon at mayaman. May kumpanya ito sa probinsya. Pero dahil nalulung siya sa masamang bisyo na kagaya na lang ng pagsusugan at pambababae ay unti-unti siyang pinatalsik ng board of directors. Dahil nalulugi ang kumpanya dahil sa kanya. Magmula noon ay naghirap na si Lolo Federico. Sa lahat ng mga babae ni Federico ay tanging si Ren siya lamang ang kumukup sa kanya. Nang walang wala siya. Ang totoong asawa ni Federico na si Vilma ay iniwan na siya dahil hindi kaya ang kanyang pambababae. Nagbunga ng isang anak ang pagmamahala ni na Federico at Rensha. At ito naman si Monica, na ngayon ay patay na dahil sa sakit. Si Rensha ay patay na rin dahil sa parehong sakit ni Monica. Nagkaroon ng 2 anak si Monica mula sa kanyang asawa, na ngayon ay patay na rin dahil sa sakit. At ito nga ay sina Eddie at Junior. Habang naghahanap ng mga kahoy ang magkapatid sa paligid upang gamitin sa pagluluto mamayang gabi, ay may narinig silang 2 tao.
na pinag-uusapan ang isang malawak na ektarya ng lupa na walang kalaman-laman kahit na ano kung hindi ang mga damo at bato. Mukhang magandang pagtayuan ng factory ang lugar na ito. Ano sa tingin mo? Sabi ng isang negosyante sa kausap na kaibigang engineer. Kaya nga, pero sino naman kaya ang may-ari ng lupang ito? Mabuti pa ay magtanong-tanong muna tayo sa mga tao rito. Baka alam nila kung sino ang may-ari nito. Sabi naman ng engineer. Dahil napadaan si Eddie at Junior ay sila ang napagtanungan ng negosyante. Mga iyo, eh baka alam nyo kung sino ang may-ari ng lupang ito? Tanong ng negosyante. Hindi po kuya eh. Sabi naman ni Eddie. Sige, salamat. Sabi naman ang lalaki at umalis na sina Eddie at Junior. Matagal na yung lupa na yan dyan kuya no? Sayang, hindi rin nagagamit. Dapat gawin na nilang palaruan yan para may lugar tayo na mapapaglaruan. Sabi naman ni Junior. Kaya nga eh, narinig mo yung sinabi ng lalaki kanina? Sabi niya, gagawin nilang factory yan. Naku, kapag naging factory yan, wala na tayong lugar na mapapaglaruan. Sabi na lang ni Eddie. Alam mo, kung sa atin lang yan kuya, hindi ko yan ibebenta sa lalaking yon. Kasi, di ba yung mga factory na yan, nakakasira sa kalikasan? Ayoko ng ganun. Sabi ni Junior. Pareho pala tayo, Junior. Sabi naman ni Eddie. Nang makahanap ng mga kahoy ay umuwi na nga ang magkapatid at nagmano sila sa kanilang lolo na nakaupo sa kanyang katre at nakikinig ng AM sa radyo. Lolo, nakahanap na po kami ng kahoy na gagamitin sa pagluluto. Magluluto lang po ako ng kanin ha, sa kakamuting kahoy po. Ito po, may napitas po kami sa bundok. Sabi ni Eddie. Eh, hey, ganun ba po? Oh, eh, sige. Sarapan niyo ang luto ha, para naman mabusog tayong lahat. Sabi ng matanda na 80 taong gulang. Kulubot na ang balat nito at payat na rin ang pangangatawan. Sige po, lolo. May sakit na pneumonia si Frederico. Sa edad niyang ito ay talaga namang malabo na magtagal pa siya. Tingin pa nga ng matanda ay ngayong taon ay mamamaalam na siya sa mundong ito. Sa kabilang banda naman, natigil sa pag-aaral si Eddie at Junior. Magmula nang mamatay ang kanilang mga magulang. Silang dalawa na lang kasi ang nagtataguyod para kay Pedrico. Sa umaga ay naghahanap sila ng mga prutas at gulay na nakukuha nila sa gubat at nanguhuli din sila ng isda sa ilog. Kung minsan naman ay ipinapalit nila sa bigas sa mga kapitbahay ang mga nahuhuli nilang isda sa ilog. Ang iba naman ay ibinebenta nila sa mga tindero sa palengke sa murang halaga para makabili ng mga commodities na tulad ng mga sabon at toothpaste. Samantala, isang kilometro mula sa bahay ng magkapatid ay ang bahay ng legal wife ni Pedrico na si Vilma. Sa kusina ng bahay ay problemado ang anak ni Pedrico na 40 years old na si Rosana. Nagko-commute kasi siya sa mga bills sa bahay, pati ang tuition ng kanyang mga anak. Diyos ko, saan naman kaya tayo kukuha ng pang-tuition mo, Angelica? Problemadong tanong ni Rosana. Hala ma, wala na ba tayong pwedeng pagkuhanan? Kung mangutang kaya tayo sa Bombay, ayokong tumigil sa pag-aaral eh. Reklamo naman ni Angelica na 23 years old at graduating sa college ngayong taon. Yun ang kasi ang pinoproblema ko anak. Kulang na kulang ang sahod namin ng papa mo para matustusan kayong tatlo ng magkakapatid. Ibinaling ni Rosana ang kanyang tingin sa inang baldado na si Vilma. 70 taong gulang na ito. Ito ang legal wife ni Frederico. Nakupo ito sa kanyang kama na nasa sala lamang. Wala kasi itong sariling kwarto at tanging kurtina lamang ang harang sa sala. Nanay, naaalala niyo pa ba yung lupang sinasabi niyo na pag-aari ni tatay? Tanong ni Rosana. Anak,
Eh, bakit mo naman na itanong? Gusto mo bang kunin yun sa tatay mo? Eh, ako naman ang totoo niyang anak. Sa kasal na nanay eh. Eh, siyempre, mukhang hindi naman siya magtatagal na sa mundo. Kaysa masayang lang yung lupa at kunin ng ibang tao. Eh, mas maganda na kung sa atin yun mapunta. Tama ba ako? Kaya lang eh, mukhang walang balak na ibigay yun ng tatay mo kahit kanino. Napaka-importante sa kanya ng lupang iyon. Pag-aari pa yon ng lolo nyo at doon din nakalibing ang lolo at lola nyo. Ay naku nanay, lolo at lola pa niya. Mas matanda pa pala kay Enrile yun eh. Dapat mag-move on na si tatay dahil hindi tayo mapapakain ng emosyon. Dapat ang isipin niya ay yung mga buhay, hindi yung mga patay. Sabi ni Rosana. Mama, puntahan kaya natin siya bukas. Pero wag kasi tayo maggalit-galitan sa kanya. Eh kapag naggalit-galitan tayo, malamang magagalit din yun sa atin. Malamang hindi niya ibibigay ang lupa. Sabi ni Angelica. Eh paanong hindi ako magagalit sa kanya? Eh nakikita ko palang ang mukha niyang lalaking yun eh. Naalala ko na mga nagawa niya sa amin ng lola mo noong nakaraan. Hindi naging mabuting tatay ang lolo mo. Kaya walang nagtsatsaga sa kanya. Tingnan mo, lalayuan ba yun ang lahat ng mga naging anak niya at babae niya kung naging mabuti siyang tao? Pero kahit ngayon lang mama, magpanggap na lang kayo. Ayoko kasi talagang matigil sa pag-aaral. Sabi ni Angelica. Eh ano pa ba magagawa ko? Kailangan kong lunukin ang pride ko para lang makapagtapos ka ng pag-aaral. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, eh tulungan mo ko sa pagtatapos sa mga kapatid mo. Magtulungan tayong lahat para lahat tayo ay umasenso. Hindi yung pagkakagraduate mo sa college eh, pababayaan mo na ang lahat ng kapatid mo. Huwag mong gayanin yung sinasabi ng iba na hindi raw responsibilidad ang mga kapatid. Abay oo, hindi mo responsibilidad pero kung may pakialam ka sa mga kapatid mo, pag-aaralin mo yan dahil gusto mo rin silang umasenso na kagaya mo. Mahabang sabi ni Rosana. Oo na mama, paano naman napunta dyan ang usapan eh, yung lupa ang usapan natin? Eh siyempre, nag-segue lang ako dahil lulunukin ko ang pride ko para makapagtapos kayong lahat. Kinabukasan niya ay nagpunta na sina Rosana at Angelica sa bahay ni Frederico. Nagdala pa sila ng mga prutas para sa matanda. Pagdating nila sa bahay ay naabutan nila ang magkapatid na Eddie at Junior na naglalaro sa labas ng bahay. Oh, Eddie Junior, kamusta na kayo? Nakangiting tanong ni Rosana. Ay, kayo po pala. Ayos lang po, tita. Mabuti po't nakabisita po kayo kay Lolo. Sabi naman ni Eddie. Oo, eh kakausapin ko sana ang Lolo mo. Ah, siya nga pala. May dala nga pala nga ako dito mga prutas para sa inyo. Sana'y magustuhan nyo. Nako, maraming salamat po tita ha. Sabi naman ni Eddie at kinuha nga nila mula kay Rosana ang plastic na may lamang mga prutas. At pinasok ang dalawa sa kanilang bahay. Oh, nasaan ang lolo mo? Buhay pa ba? Ay, gising ba? Sabi ni Rosana. Opo, gising po yata siya. At napasok na nga nila ang bahay. Isang palapag lamang ang bahay na yon, sa tabi ng sala ay ang kwarto ni Frederico. Tatay, si Rosana ho ito, yung anak nyo sa kasal nyo na si Nanay Vilma. Naalala nyo pa po ba ako? Tanong ni Rosana. Ay, oo naman anak, naaalala kita. Ikaw ang panganay ko kay Vilma. Kamusta na kayo? Sino itong kasama mo? Magandang dalaga. Lolo, ako po si Angelica, ang pinakauna niyo pong apo kay mama. Pakilala naman ni Angelica. Hindi mo na ba naaalala ang apo mo, tatay? Tanong ni Rosana. Hindi na. Minsan lang pumarito eh. Kaya hindi ko na masyadong maalala. Sabi ng matanda. Magandang araw po, Lolo.
Pasensya na po kung minsan hindi po ako nakakabisita. Eh alam niyo naman po siguro na college student na ako. Marami po kasi kaming gawain sa school. Eh, ganun ba? Eh, ayos lang naman niyon. Eh, bakit pala kayo parito? Eh, mamaya na lang natin pag-usapan yan, tatay. Eh, mabuti pa, balatan ko muna yung prutas na dinala ko para naman sa inyo, sa mga apo nyo. At saka, na makakain naman kayo ng mga masusustansyang pagkain. Sabi ni Rosana at binalata na nga niya ang manggang karabaw. At hinati-hati ito upang presentable itong kainin ng matanda. Matapos ay inilagay niya ito sa malaking plato at inihanda ito sa matanda. Eh, marami salamat, tanaka. Tuwang-tuwa ako dahil dito. Sabi ni Frederico. Matapos ay nag-usap na nga lang sila ng mga sandaling iyon habang kinukuha ni Rosana ang loob ni Frederico. Ayaw niya itong biglain dahil baka tanggihan siya ni Frederico sa kanyang pakiusap. Na magkapalagayan na sila ng loob ay dito na sinimulan ni Rosana na pag-usapan ang kanilang intensyon sa pagbisita. Naglaro siya ng lalamunan at nagsenyasan sila ni Angelica. Tatay, nasabi sa akin ni nanay na may lupa ka raw na nakatayo dito. Dito lang daw sa lugar natin. Eh pwede ko bang malaman kung saan yon? Tanong ni Rosana. Natigil sa pagkain si Frederico. Eh, bakit mo natanong yan, anak? Eh, kasi tatay, alam mo naman na ako ang panganay niyong anak at pinakauna. Hindi ba't nararapat lang naman na kung ipapamanin niyo yan sa amin eh, sa akin dapat yun ipamana. Hindi naman sa hinihiling ko na mawala na kayo sa mundo. Eh, ang sa akin lang naman tatay eh, natanda na ho kayo. Baka naman po pwedeng ibigay nyo na po yun sa akin kung saan man nakatayo ang lupang yon. Kasi sayang din naman po kapag nawala na ho kayo sa mundong ito ay kukunin lang yun ng ibang tao. Sabi ni Rosana. Itinapon ni Frederico ang plato na may lamang prutas. Anong lupa? Walang lupa. Wala akong nakatagong lupa. Sigaw ni Frederico na gumulat sa mag-ina. Napahawak sa pusunan si Rosana. Diyos ko naman tatay, huwag naman kayong bigla-bigla na lang sumisigaw. Nasabi lang naman po sa akin ni nanay na mayroon kayong lupa na nakatago lang kung saan dyan. Bakit ba kasi hindi nyo na lang ibigay sa akin yon? Ano bang mayroon sa lupang yon? Wala akong lupa sabi. Wala kang makukuhang lupa sa akin. At saka... Teka, sino ka ba? At bakit nandito ka sa bahay ko? Lumayis kayo dito! Lumayis kayo! Sabi ni Frederico habang winawasiwas ang kamay upang sabihing umalis na ang mag-ina. Diyos ko, nag-ulyaning ka na namang matanda ka. Hanggang sa kamatayan niyo tatay, palagi pa rin kayong sakit ng ulo namin. Hindi na nga kayo naging mabuting ama sa amin at mabuting asawa kay nanay. Dito ka na nga lang babawi sa amin pero ayaw mo pa rin. Kung ganun, bahala na kayo. Tatay, bahala ka na sa buhay nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung itsura nyo. Pinaparusahan na kayo ng Diyos dahil sa kasamaan ng ugali nyo. Sigaw ni Rosana at umalis na sila ni Angelica. Nilapitan naman ni Eddie at Junior ang lolo. Lolo, uminom na po muna kayo ng tubig. Sabi ni Junior at inabutan niya ng tubig ang lolo. Inunom naman ito ni Frederico. Maya-maya pa ay huminaho na rin ang matanda. Lolo, may tanong lang po ako sa inyo. Sabi ni Eddie. Ano yan na po? Nagkukunwari lang po ba kayo kanina na nag-uulyanin? Tanong ni Eddie. Nagulat naman si Frederico dahil hindi niya inaakalang mabibisto siya ng apo. Paano mo nalaman yun na po? Eh kasi po parang nagpapanggap lang po kayo kanina na hindi niyo po naalala si na tita at si ate Angelica.
Naaalala niyo po siya pero gusto niyo lang po silang palayasin. Sabi nito. Ganun niya po. Eh, paano ko ba naman kasi sila palalayasin? Kailangan ko magpanggap na ulyanin dahil pag-uusapan na naman nila ang lupa na matagal kong iniingatan. Ganun po ba? Bakit yun po pala yun ay tinatago mula sa kanila, Lolo? Malaking tulong din po yun sa kanila, Lolo. Ganito kasi yan na po. Ang lupa na yun ay personal na regalo sa akin ng lolo ko. Doon sila nilibing ng lola ko. At doon din nilibing ang mga magulang ko. At sa tabi ng libingan nila ay palaruan. Doon kami lagi naglalaro ng mga bata pa kami. Sariwang-sariwa pa sa mga alaala ko ang mga masasayang pangyayaring yun. Noong kabataan ko, napakasarap bumalik sa kabataan. Paliwanag ng lolo. Ganun po ba, lolo? Eh bakit po ayaw niyong ibigay sa kanila? Dahil ibebenta nila ang lupang yun. Kapag nakuha nila, ayokong tayuan ang mga kung ano-ano ang lupang yun. Gusto ko habang buhay doon ang lupang yun. At higit sa lahat ay gusto kong doon din ako ililibing. Eh paano yun, lolo? Kapag nawala na po kayo, wala na po magbabantay sa lupa ninyo. Baka po nakawin din yun ng ibang tao. Sayang po. Komento ni Eddie. Iyon na nga ang inaalala ko, apo. Kailangan ko maghanap ng isang tao kung saan pwede kong pagkatiwalaan at ipapantay ang lupang yun. Yun nga po, lolo. May iba po ba kayong kilala rito, lolo? Iyon ang problema, apo. Wala na akong kilala . Biglang sumabat si Junior. Lolo, naalala niyo pa po ba? Kasi po, kaarawan niyo na po sa susunod na linggo. Magtatrabaho po kami ni Kuya para po may handa po kayo. Bumiti naman si Frederico. Oo naman na po. Naalala ko yun. Pero totoo bang paghahandaan niyo ako para sa aking kaarawan? Kung tutusin kahit wag na. Kahit kung prutas at gulay na lang. Lolo, palagi po natin yung kinakain. Dapat po ang kainin natin sa isang espesyal na okasyon ay yung pagkain naman na madalang nating kainin. Bibili po kami ng maliit na cake sa bakery tapos magluluto din po ako ng spaghetti. Sabi ni Eddie. Saan naman kayo kukuha ng pera? May naipon po kami, lolo. Pero kulang po yun kaya dadagdagan pa po namin. Sabi naman ni Junior. Ganun ba po? Kayong bahala. Maraming salamat kung ganyan ang gagawin nyo. Lubos kong ikakalugod yun. Sabi pa nito. Wala pong ka naman yun, lolo. Kayo na lang po ang pamilya namin ni Junior. Kaya syempre po ay gagawin po namin ang lahat para lang po may paramdam namin sa inyo ni Junior kung gaano po namin kayo kamahal. Ang totoo nga po niyan, hindi ko po maintindihan kung bakit sinasabi nila na masama raw po ang ugali nyo. Napakabait nyo naman po, lolo. Sabi naman ni Eddie. Yun ay dahil hindi talaga ako naging mabuting asawa at ama at lolo sa kanilang lahat. Minado naman ako roon pero apo, kung naging mabuti lang sana ako sa kanila sana mabait ang pakikitungo nila sa akin. Ganun lang naman niyon. Kung anong itinanim mo sa kapwa ay siya mo ring aanihin balang araw. Pinaparusahan na siguro ako ng Panginoon dahil sa panluloko ko sa mga babae at pagpapabaya sa mga naging anak namin. Sabi ng matanda. Pero bakit po ang bait nyo sa amin kung salbahe po kayo sa iba? Pagtataka naman ni Junior. Hindi ko rin alam po. Siguro ay dahil kung magsusungit ako sa inyo ay wala na mag-aalaga sa akin. Baka ganun siguro po. Sabi naman ng matanda. Siguro nga po. Pero huwag po kayo mag-alala, lolo. Kahit po magsungit po kayo sa amin hindi pa rin namin kayo pababayaan. Aalagaan pa rin po namin kayo dahil pinangako po namin yung kay nanay.
Abay, paano pa ako makakapagsupla doon yan kung napakabuti niyo sa akin? At natawa na lang si Pedrico habang inihimas pa ang ulo ni na Eddie at Junior. Ito ang payo ko sa inyo, mga apo. Maging mabait kayo sa mga anak nyo at maging loyal kayo sa mapapangasawa nyo. At huwag na huwag nyo akong tutularan. Huwag nyo akong gawing halimbawa dahil matutulad kayo sa akin. At sana makapag-aral kayo na mabuti para naman hindi kayo hamakin ng ibang tao. Sige po, Lolo. Tatandaan po namin ang lahat ng mga bilin nyo sa amin, sabi ni Eddie. Lolo, gusto nyo po bang imbitahan namin ang lahat sa karawan nyo para naman po magkaroon tayo ng reunion, sabi ni Junior. No, mukhang masaya nga yan. Noong huling reunion namin ay medyo nagkagulo lang dahil uminit ang ulo ko sa mga anak ko at pinag-usapan kung nasan ang lupa. Pero sana naman ay hindi na nila pag-usapan na yun ngayon dahil hindi talaga ako natutuwa kapag pinag-uusapan nila yun. Sige po, makikiusap po kami sa kanila na huwag pag-usapan yun para po hindi po yun ang pagkwentuhan nila doon, sabi naman ni Eddie. Matapos nga nun ay nangisda na nga magkapatid sa ilog gamit ang pamingwit na inilagay nila ang mga nahuling isda sa isang malaking balde. Matapos ay ibinenta nila ito sa mga tindero ng isda sa murang halaga. Nakatatlong daan sila sa mga isdang iyon. Kuya, magkano nang ipon natin para sa panghanda ni Lolo? May 2,000 na tayo dito, Junior. 5 buwan ko itong pinag-ipunan, kaya sana naman ay maging sapat ito para sa ating lahat. Nagsunod-sunod pa nga mga araw at palagi nga sila nagbebenta ng mga isda sa palengke, hanggang sa umabot ng 3,000 ang ipon nilang magkapatid. Sa susunod na ang kaarawan ng kanilang lolo. Kaya naman nagtanong-tanong sina Eddie at Junior sa mga tindahan kung magkano ang kinakailangan nilang pera sa lahat. Kinumpiyot itong maigi ni Eddie at natuwa siya. Saktong 3,000 ang kailangan nilang pera. Nang araw ding iyon ay bumili sila ng spaghetti at mga sangkap nito, pati macaroni at fruit salad. Bukas pa sila bibili ng cake. Nang makabili na sila ng mga ito ay umuwi na sila at ipinakita nila ito kaagad sa kanilang lolo. Natuwang-tuwa na makita ang mga pagkain iyon. Lolo, ito na po mga pinamili namin. Sobrang excited na po kami para sa karawan nyo, sabi ni Eddie. At mga po, talaga namang siguradong magiging napakasaya ng karawan ko. Sana naman ay dumalo rito ang lahat para sama-sama tayo. Baka nga ito na ang huli kong karawan, sabi nito. Lolo, hindi po yan totoo. Napakalakas nyo pa po, Lolo. May 30 years pa po kayo, sabi ni Eddie. At nang araw ding iyon ay isa-isang pinuntahan ni Eddie at Junior ang bahay ng iba pang pamilya ng kanilang lolo upang imbitahan ang mga ito sa kanilang bahay. Naku, pasensya na iho at hindi kami makakapunta sa karawan ni tatay. Busy kami ngayon eh. Iyan ang sabi ng isa sa mga anak ni Frederico. Nagpunta sila sa ibang mga anak ng lolo. May outing kami sa araw na yon, Eddie. Isasama nga namin sana si tatay pero hindi naman yata siya makakalakad. Ito naman ang sinabi ni Rosana nang puntahan nila ito. Kaarawan? Alam niyo mga iho, walang pupunta sa kaarawan ang matandang yan. Dahil masama ang ugali niya, pustahan pa tayo. Pagpasensyaan niyo na po si Lolo nung nakaraan, tita. May sakit lang po talaga kasi siya, sabi ni Eddie. Ay nako, kahit walang sakit yun, gano lang ugali nun. Huwag na niyang isisi sa sakit niya. Sige na po, tita. Pagpasensyahan niyo na po siya. Hindi naman po natin malalaman eh. Baka ito na po ang huling karawan niya. Kahit naman po hindi siya naging mabuting ama sa inyo, ama niyo pa rin naman po siya, diba? Mabuti nga po kayo dahil lumaki kayong kasama niyo mga magulang niyo. Pero kami ni Junior, maaga kaming naulila. Nako, Eddie, mas gusto ko pang maulila kaysa pagtiisan yung lolo mo.
Eh kahit naman buhay yon, parang ulila na rin naman kami dahil hindi niya kami pinag-aral at tinustusan man lang. Wala na po ba talagang pag-asa, tita? Na magkabati-bati kayo? Matanda na po kasi siya at sana po ay mapatawad niyo naman po siya bago siya mawala sa mundong ito. Hindi niyo man po nakikita pero gabi-gabi nananalangin po siya sa Diyos na sana'y patawarin niyo pong lahat ang pagiging mapagpababayaan niya sa inyo noon. Sabi ni Eddie. Hay! Hindi pa ako handang magpatawad ngayon, Eddie. Kung gusto mo, ikausapin mo ang iba kong mga kapatid sa mga kabit niya. Sila na lang ang abalahin mo. Sige na, maghuhugas pa ako ng mga pinggan. Aasahan po namin kayo, tita, ha? Sabi ni Eddie at umalis na nga sila. Pinundahan pa nila ang iba pang mga pamilya ni Frederico. Ganun mang kalayo ang bahay ng mga ito ay sinikap nila itong puntahan. Ang sabi ng mga ito ay titingnan nila kung makakarating ba sila o hindi. Wala pa silang kasiguraduhan. Ang ilan naman ay nagsabing pupunta sila. Ngunit sinabi lang nila ito upang tantanan na sila ng magkapatid. Paniwalang paniwala naman ang magkakapatid na bibisita mga ito bukas. Kaya naman tuwang-tuwa sila. Dumating ang kaarawan ni Frederico. Nagluto ang magkapatid ng mga pagkain. Ang mga fruit salad at macaroni ay pinalamig nila sa freezer ng kapitbahay at nangakong bibigyan nila ito bilang kapalit. Nakaanda na ang lahat ng pagkain sa kanilang kusina, maging ang cake na may kandila ngunit hindi pa nasisindihan. Eh, nasaan na ba ang mga anak ko? Ang mga apo ko, Eddie? Eh, bakit hindi pa sila dumarating? Malungkot na tanong ni Frederico. Ah, maghintay lang po tayo, Lolo. Ang sabi po nila, Tito Angelo at Tita Cara, pupunta raw po sila. Nag-promise po sila sa amin. Sabi ni Eddie. Totoo po yun, Lolo. Nag-promise po sila. Si Gunda naman ni Junior. Eh, ganun ba? Kung ganun eh, baka papunta naman ngayon dito. Nasasabikat na kangiting sabi naman ang matanda na asang-asa. Ngunit 3 oras na ang lumipat, hanggang sa 4 oras at 5 oras ay nagtakip silim na. Ngunit wala ni isa ang dumating sa selebrasyon ni Frederico. Napaluwa si Frederico at kaagad niyang pinunas ang luha mula sa kanyang mga mata at pinilit na tumawa. Mga apo, mabuti pa, kumain na tayo. Hindi na sila darating. Sinasabi ko na nga ba at hindi darating dito? Dahil sa nangyari noong nakaraang taon ay talagang hindi na sila uulit na bisitahin ako. Niyakap ni na Eddie at Junior ang lolo ng emosyonal. Lolo, huwag na po kayo malungkot. Sabi naman ni Eddie. Natawa naman si Frederico habang nanggigilid ang luha sa mga mata. Ano ba kayo? Hindi ako umiiyak, mga apo. Napuwing lamang ako. Nandito naman po kami, Lolo, eh. Palagi po namin kayong sasamahan. Lagi po kami nasa tabi nyo at hindi po namin kayo iiwan. Kami po ni Kuya. Sabi ni Junior. Kinain ni Frederico ang cake habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Ito ang unang beses na wala ni isa man lang ang dumalo sa kanyang kaarawan. Kaya naman labis-labis siyang nasasaktan. Pakiramdam niya ay lubos ang pagkamuhi sa kanya ng lahat. Gayon pa man, hindi pa rin niya masisi ang mga ito kung bakit ganito ang turing ng mga ito sa kanya. Sapagkat talaga namang may kamalian siya sa nakaraan. Nang kinabukasan ay inutusan ni Frederico ang magkapatid na ipunin ang lahat ng mga anak nito mula sa iba't iba niyang mga babae. Kasama rin dito ang kani-kanilang mga asawa. Pinasabi ni Frederico sa magkapatid na ang dahilan na pagpapatawag niya sa mga ito ay upang pag-usapan ng mana. Nang marinig ng lahat na ang mana ang kanilang pag-uusapan ay nanlaki ang mga tainga ng mga ito at lahat ay dali-dali nagtungo sa bahay ni Frederico. Bihis na bihis pa ang mga ito
Naku, tatay, pasensya na po pala. Hindi po kami nakapunta kahapon ha. Eh kasi po, nagkasakit ako. Sabi ng isang anak at 40 taong gulang na ito. Ito si Veronica. Ako rin tatay. Sinumpong na naman po kasi ako ng rayuma ko. Kaya ayun, hindi ako nakalakad. Sabi ng isa pang anak. Eh kami naman tatay, pasensya na din dahil may outing kami kahapon. Dapat nga isasama ka namin eh. Pero hindi ka naman nakakalakad. Sabi ng isa pa. Nagsalita naman si Rosana. Tatay, ang sabi sa akin ni Eddie ay pinatawag niyo raw kami para pag-uusapan ng tungkol sa mana. Eh, totoo po ba yon? Eh, kilala ko kayo. Allergy kayo pagdating sa usapang mana. Baka naman nagsisinungaling lang kayo para papuntahin kami dito. Sabi ni Rosana. Iyon ang pakay ko. Kaya pinatawag ko kayo, Rosana. Dahil sasabihin ko na kung kanino ko ipapamana ang 2 lupa na mayroon ako ngayon. Sabi ng matanda. Nagulat ang lahat. 2 lupa po? Ang akala po namin tatay eh, isa lang po ang lupa na pinakatinatago nyo sa amin. Sabi ng isang anak. 2 ang lupa. Ang isang lupa ay napaka-importante sa akin. Ang isa namang lupa ay pinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko kung sino man ang magmamalasakit sa akin pagtanda ko. Sabi ni Frederico. Tatay, marami pong salamat dahil na-appreciate niyo po ang lahat ng tulong ko sa inyo. Sabi ng isa na bilang nag-a-assume. Hindi ikaw ang taong tinutukoy ko, Corina. Ang taong tinutukoy ko na nagmamalasakit sa akin ay ang mga apo ko, sina Eddie at Junior. Napakalaki ng lupain ko sa Panindukay. At sa kanila ko ipapamana ang lupain iyon. Wala na sila mga magulang kaya siguradong malaking tulong sa kanila yun sa oras na iwan ko na sila sa mundong ito. Tatay naman! Sigaw ni Rosana. Ako na mag-aalaga sa magkapatid. Hindi naman ako naging masama sa kanila. Aalagaan ko sila. Basta't sa amin mo ipamana yon. Ako ang panganay mong anak, sa totoo mong asawa. Ikaw ang panganay kong anak sa legal kong asawa. Pero ni minsan ay hindi ko naramdaman na itinuring mo ako bilang iyong ama. Iyon ay dahil kasalanan mo yon. Sino ba ito nagpabaya sa amin? At bumuntis ng maraming babae at pinabayaan kami ni Mama. Anong gusto mong gawin ko? Irespeto ka pa rin namin? Alam kong mali ang nagawa ko, Rosana. Kaya nga gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng tawad sa inyo. Baka ramdam ko'y ilang araw na lang ang ilalagay ko sa mundong ito. Kaya gusto ko sanang bago ako mawala ay mapatawad niyo na ako. Tatay, paano ka namin maipapatawad kung sa 2 paslit na yan mo ipapamana ang lupain? Anong alam nila sa mga ganyang bagay? Sabi ng isa. Kung ang pagbibigay sa inyo ng mga mana ang kapalit para mapatawad niyo ko, ay kung ganun ay hindi ko kailangan ng kapatawaran niyo. Gusto kong patawarin niyo ako dahil taos puso. Humihingi ako ng paumanhin at hindi dahil sa mana. Sabi ng matanda. Bahala kayo tatay. Kung gusto mo mapatawad ka namin, bigyan mo kami ng dahilan para mapatawad ka namin. Hindi yung kami pa ang sisisihin mo kung bakit hindi ka namin mapatawad. Sabi ng isa. Kung kaya ko lang lumuhod sa harapan niyo upang humingi ng tawad ay ginawa ko na. Mga anak, pero hindi ko na kayang lumuhod dahil baka hindi na ako makabangon. Gayon ba man ay muli ay humihingi ako ng tawad sa lahat ng pagpapabaya ko sa inyong lahat. Hindi ko kayo nabigyan ng magandang buhay. Totoo ang sinasabi nila na nasa huli ang pagsisisi. Kaya sana eh, huwag niyo akong tularan.
mahalin niyo ang mga anak niyo ng taos sa puso at walang galit. Huwag niyo silang pababayaan. Dahil sa huli, sila ang tutulong sa inyo kapag nasa ganitong sitwasyon na kayo. Mahabang sabi ni Frederico. Nagsalita naman si Eddie. Lolo, hindi naman po namin kailangan ni Junior ang lupa. Tama po ang sinabi ni Tito na wala naman po kaming alam sa mga ganong bagay. Ibenta nyo na lang po ang lupa para po mapaghati-hatian yung lahat. Kailangan din naman po talaga kasi nila ng pera. Sabi ni Eddie. Kayo na ang may-ari ng lupang iyon, Eddie. Iyon ba talaga ang gusto nyong mangyari? Paninigurado ni Frederico. Opo, Lolo. Iyon din po ang sa akin. Sabi ni Junior. Napakabuti nyo talaga. Iyan ang dahilan kung bakit nararapat lamang na sa inyo mapunta ang lupang iyon. Siguro ay nakakahalaga na ito ng 20 milyong piso. Lalong nagulat ang lahat sa sinabing ito ng matanda. Dahil dito ay mas lalo nilang ipinaglaban ang kanilang karapatan na magkaroon ng mana dahil anak din sila ng matanda. Magpasalamat kayo kay Eddie at Junior. Dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi ko ibebenta ang lupaing iyon. Paghatian nyo kung magkano nyo yun nais paghatian. Basta huwag na huwag nyong kalilimutan na bigyan ng 1 milyon na magkapatid na ito. Sila ang nag-aruga sa akin sa kabila ng mura nilang edad. Sige tatay, ako na ang bahala sa kanila. Kapag nawala na kayo patitirahin ko muna sila sa bahay namin. Hindi naman kami masamang tao para pabayaan na lang sila. Kahit papaano apo mo pa rin naman silang dalawa. Sabi ni Rosana na bahagyang mahinahon ang kumpara kanina. Maraming salamat po tita. Pero malakas pa naman po si Lolo at sigurado pong tatagal pa po ang buhay niya. Sabi ni Eddie. Nang mga sumunod na araw nga ay ibinenta na nila ang lupain sa Marinduque sa halagang 20 milyon. Isang mayamang senador kasi ang nakabili nito. At balak itong pagtayuan ng subdivision. Pinaghati-hatian ng magkapatid ang pera at ang 2 milyon para kina Eddie at Junior. Hinulog ni Rosana sa bangko upang lumaki ito. Samantala, habang lumilipas ang panahon ay napag-isip-isip ng mga anak ni Frederico ang kalunos-lunos na kalagayan ng ama. Na-inspire din sila sa kabutihan ng magkapatid na Eddie at Junior pagdating sa pag-aalaga nila sa lolo. Kaya naman isa sa mga anak ni Frederico ang kumausap sa kanyang mga kapatid sa labas na puntahan ng matanda upang humingi ng tawad dito at upang tanggapin din ang paghingi ng tawad sa kanilang ama sa kanila. Ngunit sa lahat sila ay si Rosana lamang ang hindi pumunta at nagmatigas. Mataas ang pride niya. Tuwang-tuwa ang mga anak ni Frederico nang magkapatawaran at mag-iyakan sila kasama ang ama. Pakaramdam nila ay gumaan ang kanilang dibdib. Iba naman talaga kasi kapag bitbitin nating sama ng loob sa kapwa ay patuloy nating dinadala. Wala pa rin katumbas kung tayo'y palagi maging mapagpatawad sa kapwa. Samantala, habang nakaratay sa kama si Frederico ay kinausap niya sina Eddie at Junior. Sinabi niya sa mga ito na alagaan nila ang lupa sa tabi ng palaruan. Dahil napaka-importante ng lupang ito sa kanila. Binilinan din niya ang dalawa na huwag itong ibebenta, kahit kanino at sa kahit magkanong halaga. Nangako naman ang magkapatid na tutuparin nila ang pakiusap ng lolo. Matapos ang halos isang taon ay sumakabilang buhay na si Frederico. Lahat ng kanyang mga anak ay nag-iyakan, lalo na mga apong sina Eddie at Junior. Si Rosana ay umiyak din ang palihim sa kanyang kwarto at hindi ipinakita kanino man ang kanyang mga luha. Napakalaki ng pagsisisi ni Rosana dahil mas nangibabaw ang kanyang pride. Aniya, kung sana ay nilunok na lang niya ang kanyang pride noon ay humingi ng kapatawaran sa ama ay sana ay katulad na siya ng mga kapatid na may peace of mind sa pagyao ng kanilang ama.
Aniya kung maibabalik lamang niya ang panahon ay lulud siya sa harap ng ama upang humingi ng kapatawaran. Ngunit ano pa man ang pagsisisi niya ay wala na itong magagawa pa. Dahil wala na ang kanya nag-iisang ama. Huli na ang lahat ng kanya ito mapagtanto. Na mahal pa rin pala niya ang ama kung kailan wala na ito. Inilibing si Frederico sa tabi ng libingan ng kanyang mga magulang sa bakanting lote na ipinamana sa magkapatid. Kinupkup na lamang ni Rosana sina Eddie at Junior at pinag-aral ito gamit ang perang pinamana sa kanila ng lolo. Inalaga niya ang dalawa dahil apo pa rin ito ng kanyang tatay. Aniya, sa ganitong paraan man lang sana ay makabawi siya sa kanyang yumaong ama. Malaki rin naman kasi ang utang na loob ni Rosana sa magkapatid. Dahil kung hindi dahil sa mga ito ay wala silang mamamana ni isang singkong duling dito. Bukod doon ay malaking pasasalamat niya sa dalawa dahil sa pag-aalaga ng mga ito sa ama noong panahong hindi pa sila nagkakapatawaran. Makalipas nga ang ilang taon ay nakagraduate na ng college sina Eddie at Junior. At pareho na silang may kanya-kanya mga trabaho sa Maynila. Umuwi muna sila sa probinsya at binisita ang libingan ng kanilang lolo. Matapos ay pinagdasal nila sa Panginoon na sana'y patawarin ito ang mga kasalanan ng lolo dahil nagpabaya ito sa mga anak. Sa tabi lamang ng libingan na iyon ay ang palaruan kung saan inaalala ng magkapatid ang mga masasayang alaala nila roon. Hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang itsura ng lugar. May mga puno, damo at bato pa rin doon. May mga bata pa rin naglalaro. Maya-maya ay nilapitan sila ng dalawang lalaki. Mga Ginoo, balita ko ikay na raw may-ari ng lupang ito. Kami nga po sir, sabi ni Eddie. May deal sana kami sa inyo. Gusto sana namin bilhin ng buong lupaing ito sa halagang 10 milyon. Ayos ba yun? Nako, hindi po namin ito binibenta, sabi ni Junior. Ganun ho ba? Kung taasan ko kaya, magkano ba ang gusto nyo? Walang katumbas na pera ang lupang pamana na ito ng lolo namin, sir, sabi ni Eddie. Alam ko na, doblehin ko kaya, sabi ng lalaki. Gumiti naman si Eddie at Junior at nagtinginan sa isa't isa. Matapos ay ibinaling nilang muli ang tingin sa lalaki. Hindi na po, sir. Kahit 1 bilyon pa po ang i-offer nyo sa amin ay hindi kami magpapasilaw sa pera. Dahil ang pangako namin kay Lolo ay hindi pwedeng mabali, sabi nila. At dito na nga po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga nanonood. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo at hit na rin ang notification bell para naman mapanood nyo ang iba pang mga kwentong katulad nito sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lamang po at magsha-shoutout muna tayo sa ating mga solid kadaging. Maraming salamat po sa inyo at pagpalainawa kayo. Peace out.